So, tuloy-tuloy tayo sa ating mga pag-aaral, mga fundamental doctrine at mga fundamental beliefs pagdating sa salita ng Diyos. Amen po ba? So, tinalakay natin ang nakaraan, sa love of salvation, na malawak po yung nakaraan tayo ng salvation is, magamang malawak, at isa po natin yung essence, di ba? Yung pinaka-sentro ng ating pansin. So, ngayon naman, may tinatalakay natin yung salita ng Diyos. Tinalakay natin ang salita ng Diyos ay persona. Itong palagay pa kung si Jesus, ating Panginoong Jesus, ang salita ng Diyos. Okay? When we say Word of God, ating understanding, maraming understanding kung dito sa Word of God, palagay pa kung di ang magka-persona, attributes of Jesus Christ. Amen? So, soon, tatalakay natin yung Christology, study of our Christ. So, at least, mahalaga, magkaroon tayo ng deeper understanding pagdating sa interpretation of the Word. Amen? Incomplete ka. Okay? Pero, hindi yun yung asking, yung mag-desire natin, hey Lord, yung nag-a-ask ka, hindi dahil sa kulang ka, kundi dahil sa may privilege ka na humingi kahit sapat ka na. Amen? Sapat na tayo eh. Complete na tayo in Christ. Actually, yung pinagsisikapan natin sa mundo ito is to sustain our material blessings o material status. Diba? Nagsisikap tayo para makating na yung mga material blessings. Pero, spiritually, complete tayo in Christ. Ay nag-a-ask ka, ang asking doesn't mean, ulitin ko lang para ma-absorb natin ang mabuti. Yung nag-a-ask ka, hindi dahil sa incomplete ka. Kaya nga nag-a-ask ka sa wala ka, tama? So sa perspective ng tao, meaning, hindi ka kaya nag-a-ask. Pero kapag ka, sa panahon ng Diyos, nag-a-ask ka, hindi dahil sa kulang ka, kundi dahil sa may privilege ka na humingi kasi sinabi ng Lord, ask more. Amen? Kaya sa prayer, ask na ng ask sa Panginoon, ibibigay niya ng Diyos. Amen po ba? So yun, ibig sabihin, hindi naman tayo malalim na understanding when we're saying God's Word. Okay? Let's speak God's Word. So, okay, number one, maragawin tayo sa ating nalakay, it leads to joy. Number two, it can keep us from sinning. Number two. Okay? Number three, it offers free counseling. Nagbibigay ng ibang karunungan ng good counsel sa bawat isa sa atin. Amen? So, number four, guards against the trap of self-seeking. So, hindi tayo nagiging self-centered. Yung parang, pag-touch ko lang ulit, baka makalimutan ninyo. Pinag-aralan natin sa Bible service, yung hindi tayo lagi self-serving. Yung, oo, tao ka na nakakaramdam ng sakit, nakakaramdam ng tampo, praise God. Pero hindi na ikaw yan. Ikaw na hindi na ikaw yan, kundi ni si Kristo na ang nagbubuhay sa iyong sarili. Number six, it grants us freedom, kalayaan. Pinalimbawa natin yung pag-ibig. Masarap magmahal pag ramdam mo may kalayaan ka doon sa pag-ibig. Mahirap kasi magmahal kapag ka ikaw ay sakal-sakal, di ba? So, ganun din yung relationship natin kay Christ, may freedom tayo. Okay? May freedom tayo sa relationship kay Christ. Hindi yung nanampalataya ka, dumami yung bawal. Okay? Nanampalataya ka, dumami ang bawal. So, para lumakad ka na lang sa alambre. At tumulay ka na lang sa alambre. Na masyado ka nang nasakal ng mga religious rules and regulations. Tama? So, ang freedom ito, freedom in Christ, not freedom in this world. Amen? So, kasi nagkaroon tayo ng changes. All is now, the new is now, bago ka na. So, ibig sabihin, yung identity, yung freedom ang nararanasan mo. Freedom in Christ, not freedom in this world. Amen? Kaya kayo lumalakad sa libis ng karimlan. Praise God. Kaya kayo lumalakad sa libis ng karimlan, meron ka pa rin, yung puso mo meron joy, good vibes ka pa rin. Amen? Positive ka pa rin. Positive ka pa rin. Kasi bakit? Nagbibigay ng comfort ang salita ng Diyos. Yung sinasabi yung kaya na halaman ka na sasabihin, hindi mo na kaya, sasabihin ng salita ng Diyos, hindi ka na kaya mo pa. Huwag ka pang susumo, di ba? So, it brings comfort and affliction. Pagkita sinabi ng verse 50, that your promise gives me life.
But for us, ang pangako ng Diyos never fades. Amen po ba? Ang pangako ng Diyos, hindi lumilipas, hindi nawawala ng bisa, hindi nawawala ng kapangyarihan. Kaya sometimes when anxiety attacks, di ba? Kapag umakatake ang anxiety, ang Word of God na nagbibigay ng comfort sa isip mo at sa puso mo, kaya nakakatulong ka ng maayos. Amen po ba? Lalo kapag nasa business side ka, di ba? Kami, nasa business side. Wala namang problema, parang mga isinisip mo may problema. Wala namang pinapasal, parang isip mo, parang bigat-bigat, di ba? So, inisip mo, what if kung hindi magmaterialize sa mga bagay na ito? What if kung hindi mangyari ang mga bagay na ito? Paano na? So, yung parang iniisip mo yung problema wala pa. Naranasan niyo na ba yun sa buhay niyo? Yung tinatake ka ng depresyon o ng anxiety dahil iniisip mo ang problema ng hindi pa dumarating. Naranasan din ako ba yung mga kapatid? Yung ba, kaya ka nagkakaroon ng anxiety, kaya ka nalulungkot kasi nag-overwhelm ka sa problema ng hindi pa naman pala dumarating. Amen? So then, sa level natin, sa lipo dapat na si Lord nangako sa iyo para may sisigilin ka sa Panginoon. Di ba? Depende kung di mo alam yung pangako ni Lord. So, kung di mo alam yung pangako ni Lord, ano yung promise sa'yo ni Lord? Ano yung gagawin sa'yo ng Panginoon? Kaya meron tayong pag-aaral pagdating sa salita ng Diyos. Kaya ang free comes from here, eh. Di ba? Na may magandang plano pala sa'yo ang Diyos, na may magandang pangako pala sa'yo ang Diyos, na ang pangako ng Diyos ay hindi lang yan figurine sa buhay natin o pang-display sa buhay natin. Darating ang punto sa buhay mo pagmamanifest na ako sa iyo ng Diyos. Amen? Tingnan mo kayo katabi mo. Tanong mo sa kanya, ano ba ang pangako sa iyo ng Diyos? Di ba? May kanya-kanya tayo. Bagamat generally, may mga promises ni Lord sa Israelites. May pangako sa Lord kay Jacob. May pangako sa Lord kay Abraham. May pangako sa Lord sa mga men of God. May pangako sa Lord sa mga disciples. Pero naniniwala ako, may pangako sa iyo ng Diyos. Noong mga panahon, hinanghina ka. Narinig mo ang pangako ni Lord. Anak, magtiyala ka na. Darating ang oras. Di ba? Ito ang pangako ko sa iyo. Ito ang gagawin mo sa buhay mo. Panghawakan ninyo. Amen? Panghawakan ninyo. Dahil yan ang nagbibigay sa atin ng comfort kapag ka-struggle yung isip at puso natin. Kasi bakit yung expectation natin hanggang dito lang? Yung isip natin hanggang dito lang. Pero pag kumilos ang Panginoon, beyond sa paano tayo mag-isip. Bigyan ko sa paano tayo magplano. Eh, isang araw, magulat ka na lang. Yung dati mo hinihingi, 2000 pa, 1990 pa, 1995 mo pa hinihingi kay Lord, isang araw pa yun. Granted, di ba? Eme po ba? At wala ka tayong masasabi, mga kapatid, kahit na hamunin ko kayo, wala ka tayong masasabi na panalangin na hindi sinagot ng Diyos o pinabayaan kayo ng Diyos sa inyong buhay. Amen? Kaya ngayon, kung magte-testify kayo, sasabihin niyo yung katakilaan ng Diyos na walang segundo sa buhay ninyo, na walang taon sa buhay ninyo na pinabayaan kayo ng Diyos. Amen? Kahit na nasa libis na ng karimlan, praise God. Nasa libis na ng karimlan, na doon parang kapabihan ng Diyos. Napasasalamatan mo, Lord, salamat, pinagdaanan mo yung bagay niyo. Kung hindi mo pinagdaanan yung bagay niyo, hindi ko makikita ang magandang plano mo sa buhay. Amen? Kaya sa'yo, sabi sa church yan, nandun kami. Pinasasalamatan niya, mahirap sila dati. Praise God! Kasi bakit? Noong panahon noon, ano yung pagkain? Kapag mahirap lang, matalbos-talbos lang siguro, di ba? Di ba? Ano pa yung mga pagkain? Asukan lang, mantika na, di ba yung kanin lamig, lalagay mo ng konting mantika, konting toyo, tapos hihiwaan mo ng saging, tapos halawin mo ganyan. O, di ba? O ngayon, Nini, kumakain ka ba doon eh? Kumakain ka ba doon? Yung mga generation na yun? Ha? Kumakain ka doon? Nung araw na yun. Nung araw, special yun kasi may mantika. May toyo ka. Di ba? Ay, naranasan mo na eh, yung nagbahog ka ng, ano, ng tubig na merong asin. Ha? Naranasan mo yun? Hindi. Nung araw, di ba? Sa sadya, naranasan mo yun. Kami na naranasan yun.
Diba? Talaga sa Diyo, yung brotheran din, yung mga araw na yun, yung talagang pandika lang sa sakit. Yung ano pa nga eh, itlog. Diba? Itlog aalam mo sa akin. O ano pa ba yung mga special din yung araw? Nakasurvive kayo doon sa pagkain yun. Ha? Alam ba, sa surrender na lang yung paborit mong pagkain yung bata ka. Ha? Ano? Talbos ng kamote? O diba, tapusin mo lang yun. Tandigin mo yung mga kabataan ba kayo kung nakain ng pangalitan? Bihira, diba? Yung sinabi ko, naranasan mo ba yun? Naranasan mo ba yung kanin na nasalagay mantika, maging asin, maging toyo, tapos hiniwakan mo na sa aking? Naranasan mo yun, diba? Nung araw, talaga ako mahirap. Pero, at least, walang masyadong preservative, di ba? Malalakas ang mga, kananaya natin, katatayan natin dahil nakataasan ng pamilya yun, please. So, muli na ko. Di ba, hindi ikaw, kakain ka ba na tayo? Hindi na, no? Kasi siya na tayo. Masasarap na ko lang na iniigal yun. Ano ang walang pagkagabi na yun? Asado. Asado? Ano? Sisig. Sisig. Kapag ka bang makan na kailangan nasa tono? Kailangan ba talaga nasa tono pag makan? Hindi naman, di ba? Jay-Jay, ka bang makan ka, Jay-Jay? Ano ang paborito mong kanta? Ano? Hindi. Sabi mo, ano paborito niya kanta ako? Ano yung paborito niya kanta? Ano paborito mong kanta? Favorite song mo, ano? Pawawin. Pawawin? Pawawin! Ano pa naman sa'yo? Pawawin! Di ba alam mo yun, no? 8-8, alam mo niya, Joy? 8-8? Ay, hindi ikaw ang tutupan ng parama ng Diyos. Amen? Kaya huwag ka masyadong nag-o-offer. Kaya ano ba ang pangako sa'yo ng Diyos? May pangako pa sa'yo ang Diyos. Ano ang tanongin mo ngayon katabi mo, ano ba yung pangako sa'yo ng Diyos? Wala lang, Pastor. Pati mga Sunday, wala lang. Hindi po ako sensitive sa promise ni Lord. Hindi. Alamin mo kung anong pangako sa'yo ng Diyos. Ika-grant sa'yo ng Diyos yan. Bibigay sa'yo ng Diyos yan. Amen? Praise God. Sa oras na